ng team nila ay why change if something's not, kumbaga, hindi naman broken. So, sa inyo, bronze, di ba? Nung reinforce, nag-bronze sila. Pero ang dami rin kasing factors. Imagine the whole year, open conference, invitational conference, sila yung champion, be. Sino sa tingin yung pinaghahanda ng teams na, ano, team to beat? Di ba sila? It could be the main factor kung bakit, uy, nag-fall short sila kasi masyado na silang napag-aralan. It doesn't necessarily mean na, ay, wala silang kapalit, ganyan, ganyan. Kasi, the fact na they are there, may mga kontrata sila, nire-renew sila, ibig sabihin, they are capable of playing. Kung hindi man sila palaruin at kung ayaw silang hugutin ng coaches, hindi nila yun kasalanan. Kasi, girl, nandun sila, nakatayo sila doon. So, anytime, pwede silang hugutin. If hindi sila hugutin, it doesn't mean na, ay, walang ano, walang bench player masyadong creamline. Hindi ganun. Kasi everyday, nagtitraining sila. Kayo kaya, everyday kayo, gawin yung trabaho nyo, hindi kayo gagaling sa trabaho nyo. Diba? At kung hindi sila nag-i-improve, parang, ano rin yung point na binibigyan pa sila ng kontrata? Diba? Itong volleyball, business din to eh, lalo na yung pro, diba? Pinapasahod sila. So, ano talaga yon? Feeling ko, yun yung mga bagay na hindi na ko-consider lang mga bashers. Ganyan. That's so right. Thank you so much, Ate Mela, for that. May nagsabi dito, parang kawawa daw for six kasi kahit injured na pinapasok pa rin kasi daw hindi reliable yung bench. No. Paano ko ba? Unang-una, hindi rin naman sila ilalaro kung sila yung magsabi na hindi nila kaya. I think at one point, towards the end of the open conference, you were limping. Parang may iniinda ka. Pero, nagsabi ka ba na parang carry mo pa or... Yeah, kasi personal choice yun na... Ewan ko, yung adrenaline ko din kasi nun sobrang taas na kaya ko maglaro kahit anong mangyari. Hindi ko na iniisip nun. Yeah, hindi naman dahil sa yung sinasabi nila. Pero... ako talaga nag-design. Tsaka ang weird na sabihin nila na walang mabunot. In the first place, yung tatlong medals ng Creamline, apat si Lori, di ba, bago siya. Pero like, the three medals are all multi-awarded medals. Actually, si Cedi pa ngayon pinaka-late boomer pero MVP. But before the Mika Reyes, Jaja Santiago, and everything, in the PVL, before it turned pro, ang nag-aagawan lang sa awards ay si Panaga at saka si Sato. So, siguro may tig-3-4 silang best MB award. Sila yung laging 1 and 2. So, quality talaga yung lineup nila. Kasi yung mga first ones, pag di nila nakikita, feeling nila, hindi na, di ba? Kung di nila makita, gelbo na sa ano nila. Yeah. Sa paningin nila. Yes, and Tau Soriano, tay! Mga list-list ni sister. Yeah. Yes, pioneer, a legend. Oo, legend status na yan si Ate Pao, lalo na sa ano, sa Adamson. Ayun. So, yun ang mga reasons na nagpa-stay kay Gia tuloy. Kay Cedi, sa Creamline. Oo, grabe. $1 million question pala ito, sister. Okay. Umay na sa volleyball, punta tayo sa life. Let's go. Oh, ito, mabilisan lang to. Pag life naman, pang slam book eh. How different is the Celine now from 3 years ago daw ba? Ang deep! Oh, nagbago ka ba? Parang hairstyle yung binago. Para sa'yo ba ito, nagbago ako? I see a more matured, a more free. Hindi, parang feeling ko sa'yo, pag nakikita kita, isa kang ano, free spirit. Ayun na talaga yung sabi nga nila, ano ka daw, baby girl, sweet girl ka daw. Nandun pa rin siya, pero feeling ko talaga, bigla mong binasag yung kinalalagyan mong shell at wala lang, happy ka lang sa life. Eh di sana all. Yes. Mm. 3 years ago, sobrang ano ko eh. Sheltered. So, ganito lang. Kung ano yung alam ko, yun lang. Kung sino yung kasama ko, yun lang. As in, like, ganun talaga. And, like what you've said, nabasag na yung kinalalagyan. So, ang saya pala. Saan mo yan na-discover? Saan mo na-discover yun? Recently lang. Last year, actually. So, pag-share gaw mo, no?
nabilang. Pwede yan. Sobrang grabe talaga yung Siargao, yung naging impact ng Siargao sa life ko. Parang siya talaga yung naging safe haven ko. Na iba talaga sa Siargao, guys. Pag nandun ako, I don't feel na, baka pangit pakinggan, pero feeling ko I'm very normal lang sa Siargao na not the, I don't know how to put it in yung way na hindi siya magmumukhang mayabang, pero, gets. So, parang, doon, kasi syempre, aminin na natin, athletes now are celebrities. So, parang there, they don't have to mind na, uy, may ganito, ganyan, dapat ganito ka. Doon, they feel really free. Kaya nga din, doon nakatira si Nadine for a while. Ano talaga siya? Like, if celebs are there, they just, you know, parang people give them enough space to really enjoy kung ano yung purpose ng pagpunta nila doon, di ba? Yes, exactly. Siargao is the best place to feel free. Ate, may pamasahin na tayo sa Siargao! Sister! Alam mo kasi WST, hindi pa ako nakakapunta ng Siargao. Bukas na bukas magbubuka ako. Salamat talaga sa'yo. Ayun. Thank you so much, WST. Grabe yung soul searching na nangyari sa akin sa Siargao. Pero alam mo, nung 2021, nandyan ako sa ganyang phase na parang, ano ba tong life ko? Basta may ganun akong stage. Siguro kasi nung kinasal yung ate ko, parang napaisip ako na, ito ba yung life ko talaga? Parang, settle down na ba ako na ganito, ganyan. Tapos, nag-Boracay kami dahil sa work. Tapos, nag-swimming kami doon ng 3 a.m. Tapos, alam mo yung nakita ko lang yung mundo na ang calm ng dagat. Tapos, sabi ko, gagi, ang laki pala ng mundo. Parang dami ko pang gustong gawin. Kasi may ganyan ako na gusto ko maging island girl at some point. Kaya lang, ang dami kong pusa. So, hindi ko maiwan ganyan. Pero pangarap ko yun. Kaya lang, ang dami mga nangyari. At eto, ano na ako, I'm a wife. Ang bilis na ako mangyari. Biglang, hindi ko na pwede mga gawin ang mga bagay na yan. Mag-isa lang. Kasi may, ano ka na, kabiyak. Pero nakakatuwa lang tignan na, alam mo yun, pagka off-season si Bakla, parang kakakita ko lang ito sa TV kahapon ah. Alam, nagsasurfing na siya. Ganon. Uy, oh my gosh, hindi daw gumalaw ang diamonds. Yes. Uy, baka ano, baka bumalik. Bumalik ba? Ay, sa akin daw na send. Bakit? Paano yun gawin? Pwede ba yun? Ah, pwede na yun! Tayo na ba kung wala magbagsak sa akin, ah? Uy, paano yun ginagawa? Ang galing! Uy, pero wag, guys. Pwede na mamili. Amazing. New update na, hindi mo alam. Kasi nag-resign na ako, eh. Kumu, ah. Sinasabi ko talaga sa inyo. Ayan. Sobrang higit ito. Ako daw pinili, Ira. Oo. Okay lang yan. Piliin ka naman. Ah! Oh my gosh. Ayan. Yan ang nga ba sinasabi ko. End stream na to. Hindi. Okay lang yan. Ano? Birthday gift kay ano yan. Kay Seti. Okay. Ano nga ito sinasabi? Uy, ito yung next question. Ano daw yung pinaka napansin mong nagbago sa'yo? Pwedeng good, pwedeng bad. Ganyan. Yung good is mas nagagawa ko talaga lahat ng gusto kong gawin ngayon. Yung bad, lagi ako nasa labas. Bad ba yun? Okay lang yan, malaki ka na. Pero ang parents mo ba, hindi ka na masyadong minamind? Kasi from my, if I recall correctly, medyo pa baby girl ka nga din talaga sa strict ang parents mo, gano'n. Ano yun, hinahayaan ka na lang nila. Meron na silang character development. Sila pala yung mag-develop. Magulang pala. Hindi, yun. Pero naintindihan ko naman na kung bakit sila naging ganun ka-strict
which is, yun, naiintindihan ko ngayon na kung bakit sila naging ganun. Tama naman. Hmm. Yun. Fan din ako ng mga strict na parents kasi ang parents ko ay both super overprotective. Sabi nila kapag maganda daw yung anak, talagang nagiging strict yung mga parents. Sabi ko na nga ba eh, kaya medyo talaga naka-XP ako ng mga bagay-bagay, ano na ako, working girl na eh. Kapal na mukha namin eh. Yung mga ganitong beauty, binabantayan ko, ganun. Pero, ano naman daw ang iyong greatest achievement? Yung na-consider mong greatest achievement mo? Sige, dalawa na lang. Isa sa volleyball, isa sa life. Thank you. Thank you so much po para sa gift nyo kay Celine. Okay lang yan. Okay lang yan. Sa life. Siguro yung, hindi siguro. Ito talaga yung one thing na sabi ko greatest achievement ko sa buhay is yun nga, yung naka-graduate ako without, as a student athlete na walang kailangan bayaran yung parents ko sa pag-aaral ko, ganyan. And yung na-add is yung nakakapag-provide na ako sa family ko, nakakapag-give back na ako. Paano ba yan? May million na si Cedi ngayon ulit dito. Makakapag-give back na siya ulit. Hoy, pero alam mo, siguro mga 2022, pinangarap ko talaga maging kapatid ni Cedi. Kasi nakikita ko yung kapatid niya, si Sai. Diyos ko. Lagi mo siyang gini-GL. Nililibre mo siya. Sobrang diba? Spoiled ng mga kapat. Kahit yung kuya ko, parang ewan. Ang saya. Ano, ang sarap sa feeling na kaya mo yun. Yung alam mo, pag maglilook back ka, na parang dati lang, no, uhugin kaming mga estudyante, tapos ngayon, kami na nalilibre sa mga kapatid namin. Pero totoo, iba yung fulfillment talaga. Yes. So, feeling ko, yun din yung mga mas binibless. Yung, alam mo yun, yung kapag may blessing sila, makaka-attest yung people around them na their blessings are not just theirs. Kasi ang dami talagang, alam mo yun, nakakasalo ng biyaya. Nakakasalo ng biyaya. Okay, kaya yan ang mga binibless talaga. Okay, pero ito, at this point, manabi ng nagdaan sa life mo. So, sino yung pinaka solid circle mo naman na nako-consider in life? Hoy, sa akin na punta. Thank you, WS. More blessings to come. Shoot, thank you. Oh, solid circle daw. Isa sa biggest blessing ko right now. I don't know if nakikita. Well, I think nakikita niya sa stories ko, si Red. Si Red. Oo. Na-meet mo na ba siya? Nung concert, nung Kumu. Ah, oo nga pala. Yeah. So, si Red, ano, college pa lang, friends na kami. So, 7 years na kami friends. And, siya yung pinaka-solid friend ko ngayon. Aside from sa teammates ko sa Creamlines, FEU. Actually, one thing din natutunan ko is yung circle of friends ko, sobrang ganyan sa volleyball people. So, ngayon, I'm trying... Outsider na. Oo, yeah. Oo nga, kasama mo mga influencers na eh. Leveling! Ay, naku, may Kimpoy na siya eh. Saan mo na-meet si Kimpoy? Ano? Diyan lang. Sa kanto. Diyan lang. Kasi talaga, guys. Labas-labas lang kayo. Makikita niyo... At some point of your life, makikita niya si Celine Domingo sa labas. Promise ko yan sa inyo. Ito, 1,000 viewers, makikita rin yan ni Celine. Si Lance kasi yung una kong na-meet through IG. And then friends pala, close friends pala sila ni Kimpoy. And then yung concert na Head in the Clouds. Head in the Clouds. Sinama niya. May sinasabi niya sa akin na may sasama daw siya din, yun si Kuya Kim Pros pala. Tapos kinakwenta ko sa kanya, oh my gosh, pinapanood ko yung vlog sa manasa niya, Zealand ko pa ganyan. Dati, si Kim Poy ang,
actually until now, like if he goes live, siya talaga ang Kumu King, as in mga Donnie levels. Siya talaga ang ano, isa sa mga foundation ng Kumu. Yeah. Nakakatawa. Ano din siya, vlogger talaga. Mm. At saka no more than a decade na siya. Tuwang-tuwa akong binasang tweet ni Kim Poy was his tweet to bashers, na parang may mga bashers siya na sinasabi na, ah, ang baba na ng engagement mo, hindi ka na sinusupport, ganyan-ganyan. Tapos parang sinagot niya na, hindi naman yan yung pinaka-main goal niya. Kasi, before all the influencer era, andyan si Kim Poy Feliciano, and he was just doing it for fun, to share content, stories, without getting paid or whatever. So, hindi naman yan yung pinaka-fulfillment niya, diba? Tsaka, tayo, napakayaman na ni Kim Poy, pakialam niyo rin sa mga paandar nyo, diba? Gusto niyang sampaling kayo ng mga susi ng bahay niya sa Tagaytay, sa everywhere, diba? At mga susi ng mga kotse niya. Nakakatuwa lang kasi totoo naman. And actually, natuto din ako doon. Kasi ngayon talaga, syempre, if you're an influencer, kailangan, sinasabit kasi namin yung mga insights ng post namin. Kaya pwede ba yung mga branded post namin, kung mapupuntahan nyo lang naman after ng stream na to, mag-comment kayo kahit tuldok lang, ha? Pero dahil doon, sa sinabi ni Kim Poy, hindi na ako ano, parang share na lang ako na bahala kayo dyan kung mag-like kayo dito or what. Parang yung storytelling na lang kasi that's the main purpose naman talaga dapat. So, ayun. So, si Lance, hindi ko alam kung ako lang to, akala ko jowa mo siya. Jowa mo ba siya? Sobrang casual magtanong. Nakita ko kasi siya, akala ko jowa mo ba siya? Hoy! Makakaganyan sa akin. Ano, no? Hindi, alam mo, nakakatawa kasi lahat ng lalaking makakasama ko. Mm. Talagang sinasabi nilang jowa ko. Nagmumukha tuloy akong malandi. Hindi ba, ano, tropa-tropa lang, guys. Diyos ko. Freelance, ever since friends talaga kami. Mm. Friends. Mukha niyo nga. No, titigil man. Na nga ako. Titigil na ako sa... Kasi alam mo, katago mo... Ay, actually, di po alam kung may tinatago ka naman. Pero, syempre, ano na si Sedi ngayon eh. She learned how to be low-key. So, totoo yung sinasabi mo na pagka may ma-post ka na lalaki, ay, siya ba yun? Yeah, ganun ng levels. And that also leads me to my next question. Ito medyo pa-love na to. Mamaya na natin kamustahin ang puso mo kung may nagpapatibok ba nito. Pero siguro, ano na lang, in terms of looking for your next love. Or actually, hindi naman looking. Looking ka, oo nga, looking ka pala. Pero kung magkakaroon ka ng next love, gusto mo ba guy na? Or open ka pa rin naman kahit ano? Amin yung tao na, ate ka. Kat, ha? Kat, ha? Hindi kasi minsan, may mga kilala ko na ganun. From LGBT, sabi nila sa next nila, guy naman. Si Umiyong ko, kilala mo yon, di ba? Yes, yes. After a long term, ano. Tapos yung iba naman, nag-guy, ay, di nila carry, babalik na lang sila sa girl. May mga ganun naman. So, ikaw ba may ganun kang goal or come what may talaga? Pag love mo, regardless of ano. Actually, open naman ako sa statement ko before. The buzz! Ano ba? Kasi, ayan, nakita ko yung mga nagre-record. Ayan ah. Sabi ko sa inyo, what stays in Kumu? Stays in Kumu eh. What happens on Kumu pala? Stays in Kumu. Bahala kayo sa buhay. Anyway, ako ever since, guys. Thank you so much po sa gift nyo kay Sed. So, tumitingin ako sana pupunta. Hoy, alam nyo, sa mga magkakapatid, para walang inggitan, dapat pantay. I'll go. Ever since, guy talaga. Hmm. And then, meron akong sinabi lang before na, ano, na, pero itong, pag ako niligaw na itong girl, ganyan. Hmm. And, parang so far, dun lang naman natatapos. Wala, ngayon, tinatry ko actually kung magkakaroon ba ako ng feeling sa ibang girl, pero wala talaga. Hmm. Guy. So,
Well, at least, I know. Ako kasi na nagkaroon ng relationship both. So, at least, alam ko talaga yung ano, yung gusto ko. Allergic talaga po sa guy. Sorry, ha? Oo. Pero, pero, ano na, achieve na talaga ang ano, ang buhay may asawa. Masaya ka naman, ate. No regrets. Yes. Bakit po interview ko na to? Dami. Oy, thank you so much! Sila tuloy nag-update ko kanina. Thank you so much, WST. Oy, pero sana nag-enjoy kayong lahat. Kami ni CED, enjoy na enjoy lang kami dito. Nag-chichikan lang. Hindi ka namin alam na nandyan kayo eh. Nalalaman lang namin pag may mga lumilipad. Pero, thank you so much. Ano na ba tong next? Okay, so dahil tumawid na rin naman tayo sa love, kamusta ba ang puso ni Celine yan? Kasi sa TikTok, pag nakikita ko, puro paghahanap ng jowa, yung mga filter. Puro nga love life. Pero kamusta ba in real life ang iyong heart? May tinginan! Parang nag-shelling kagabi. Ano? Charot. Ano? Kat, why don't you take the seat and reveal for Celine, Charisse? Naka-robe lang si Ate Kat. So cannot be. Ano? Okay naman. Kinikilig-kilig lang. Pero, just to make it clear, wala ka pang... Wala. Jowa. Ano lang? Eh, syempre yung kilig-kilig. Pag looking ka, ano yan eh. Kahit kanino. Ay, oh. Pogi niya. Ganun, carry. Kilig-kilig sa mga. Okay. So, magbibigay po tayo ng a moment of silence. 10 seconds lang to para po ipagdasal ang love life ni Zed. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ayan. Sana po talaga sa birthday po ni Celine ay maging maligaya po siya. Sana po yung gustong-gusto niyang bumati sa kanya, ibatiin po siya with long message. Yung very random, yung hindi niya ina-expect. Amen! Ayan. Pero I think a lot of people are also, what do you call this? In awe of your grace in a sense na you're able to bounce back from several heartbreaks then in your life. Ewan ko kung sa love ba to or kung ano mga pagsubok to. Talagang, di ba, nakita natin yung Celine version 2.0 ba yan? 3.0 or 5.0? Basta bumangon talaga si Bading at nakaka-proud yan. So, siguro talk us through lang dun sa process. Ano yung pinaka na-learn mo sa mga biggest heartbreaks of your life and at the same time, syempre yung family din. Ako, I'm very curious kasi si Kay, pati ako, pinag-uusapan namin yan kasi yung ate kong isa, NDSB. So, sabi ko, shit, magkakajawa pa ba tong ate ko? Kasi parang hindi ko kaya na panoorin siya mag-undergo sa process ng heartbreak and yan. Kasi diba, hindi naman, napakabihira nung first love mo, ayun na yung love mo. So, yeah. Feeling ko, magdadaan siya sa ganun. And, nakita ko rin gano'ng kaka-close sa mga kapatid mo. So, ano yung biggest lesson mo from all those heartbreaks and how did your family react kapag ka nasasaktan ka? How do they comfort you kapag ka andun ka sa mga gano'ng phases of your life? Ako kasi, I have this aware naman ako na I have this toxic trait na kapag may problema ako, I tend to shut down. Na parang ayokong... Blackpink yun! Pero yung ayokong kumausap ng iba, ganyan-ganyan. May times nga na sobrang lala talaga, hindi ako nakapag-training, ganyan. And going through yung heartbreak phase ko, mas nalaman ko or
na ano ko na hindi pala masama na mag-open up sa mga like meron pala talagang mga taong tulong sa iyo. Kasi very sad girl talaga ako na parang it's me against the world. Oo. Uy, at saka totoo yan ah. Kasi na-XP ko yan na parang feeling mo papatayin ka na ng buong mundo na ang sad at ang dilim ng buhay. Pero sometimes when you open up, dun mo ma-feel na, ay, may ganito pa palang angle. Kasi, dyan ako nag-OD dati. I think na-share ko naman din to sa iba. Na kasi, at that time, siguro very clouded yung isip ko. And I know, hindi lang to sa akin nangyari. Ah. As in, mental health matters talaga, best. Kasi, minsan, pag akala nyo na, ano na, parang sarado na, end of the road na, minsan ko ano nang papasok sa isip nyo. So, sana, kapag ka nandun kayo sa ganong stage na sobrang dilim na and feeling nyo dead end na, mag-open up kayo kasi iba talaga yung nadudulot niya pag may nakinig sa inyo. Yeah. And yun. Parang payak na. Naging ano, naging serious segment. Ay, yung family mo naman. Naku, may mga kuya ka. Kami kasi all girls. So, paano ba mag- protect ang mga kuya? Actually, si kuya, sobrang thankful ako sa kanya. Kasi, nung nalaman niya na meron akong girl, kasi di ba parang usually magagalit yung mga kuya, ganyan, na bakit? Ganyan, bakit? Whatever. Pinakinggan niya ako. And, tinanggap niya na ganun yung nangyari sa akin. And, etong nag-break kami or whatever, yung mga nangyayari sa akin, it's not good. Ano pa rin siya, sobrang supportive. Hindi niya ako sinumbatan and all. Yung family ko, hindi na ako sinumbatan. Binigyan nila ako ng time to reflect and to realize things on my own. Yung nandiyan lang sila na, if kailangan ko, ganyan, ano na si kuya na, yung kuya ko kasi, na, sa bar ko nag-work. So, yung, ang lagi niya sinasabi pag kailangan mo na kausap, andyan si Ate Jeng mo, yung wife niya. Very supportive din yung wife niya. Talagang super close kami. So, yun, si Sai, yung sister ko din yung sumunod sa akin. Laging nasa condo. Kasi ayaw niya na mag-isa ako, ganyan. Ayun. So, very ano lang, like, support talaga. Wala ring negative na alam mo yun, sila yung magagalit for you. I think it's a very healthy environment for CED. That's why then, going back, she managed talaga to rise gracefully from those heartbreaks. Imagine, nakakatuwa. Yung time talaga na sobrang kina-question ko na yung as a person kung, oh my gosh, deserve ko ba to? Di ba ako enough? Ganyan, bakit ito nangyayari sa akin? Kahit, ang bait-bait, well, feeling ko ang bait ko. Feeling ko hindi ko naman deserve to, pero bakit sa akin ito nangyari? Pero, with... Eliza Valdez, matawag na siya. Eliza, sorry. Patapos na kami. talagang makaka-bounce back talaga sa kahit anong problema kapag you have the right support system, yung healthy environment, like what you said. Ayun. So, I'm very thankful talaga sa mga taong nakapalibot sa akin. Oh. Ayan. Dahil nag-alarm na po yung ano ni Seth. I think solid naman po ang volley tambay natin, di ba? More than the diamonds and everything. Gagi, ngayon ko lang ulit na experience. Very 2021 ang vibes. Pero I think solid din naman sa mga fans kasi napaka-meaningful and napaka-fun ng ating mga ganap dito. Thank you so much, WST. So, ayan. Sino mong ibig tumatawag na kay Cedi? Baka may ka-video call. Dahil pinagdasal natin ang kanyang jowa sa kanyang birthday. Baka ito na yon. So, guys. At saka, advance din kasi ng 1 hour sa Japan. So, tatapusin na natin ang ating volley tambay. But as promised, sino ba ang ating top gifter? Wait lang ah. Ng ating top gifter na mananalo. Pag-uwi pa namin ito mapapadala, guys. Si WST. Ayan. Siyang nanalo ng signed CED merch.
Pero, ayan, finalo ko rin ang ating top 6 top gifters for tonight dahil nag-promise tayo ng photo op. So, ayan, i-open ko na po yung window. Top 1 to 6, mag-tigiisa na lang kayo dito. Okay na kayo dito. Kung letter B ang tingin nyo ang nagkakitaan, send Kumu Universe. Ang letter B po ay panty. And the letter C, bank account, flying kiss. Puro kayo comment. Wala kami pa kayo sa comment. I-drop nyo yan. Anong mga sagot nyo? Isagot nyo na. Feeling ko Kumu Universe itong sagot nila eh. Kung ano ang pinakamaraming bagsak, ipapakita. Gusto mo makita yung panty. Baruwal! Hoy! Wala namang bumoto yung kukunat naman ng mga viewers dito. Kumu Universe lang? Grabe yan! Wala, wala pala si Eddie. Alam mo, hindi tayo bumalik sa Kumu kasi hindi na pala nila tayo mahal dito. Ay, oh! Thank you, Fallen Angel. Babalik ka na sa langit. Hindi ka na fallen. Thank you so much. Grabe, 1,000 viewers. Isa lang yung bumoto. Ganyan kayo sa amin, ha. Tandaan nyo tong araw na to. Okay. Masyado. O, sino? Sino ang iyong unexpectedly naging close na teammate? Si teammates. Teammates. Kasi kung kasama. Si Ate Kat, si Ate Cherry, and si Ate Del. Sino? Adele Palomata. Umay na. Oo nga. Lahat kasi magkasama sila. Tsaka si coach daw. Nakaklose ko daw si coach. Shoot ah. May bagong ship na nga. Si Ponggay. Si Ponggay kasi na-ship kay coach. Kay coach Shaq. Kasi naghahanap daw si Pauline. Pauline na daw ang pangalan niya ngayon. Ng tall, dark, and handsome. Sabi ko, oh! Parang may kilala akong ganyan. Tapos, sabi ko, eh, si Kochak nga, eh, ganon. Si Kochak. Okay. Okay. Next naman, ito, usapang creamline naman. Kahit sabi mo, oh my God. Biglang usapang creamline naman. Ito. So, syempre, last year, medyo nag-struggle si creamline towards the last part na of the season. So, naloti. Pero, nag-bounce back. And actually, nagiging trend siya, no, sa team ninyo na pagka once na mag-fall short kayo, grabe din talaga ang bounce back. So, ano ba yung mga secrets? At hindi pwedeng secret. Ano yung mga ginagawa ng team on and off the court para, alam mo yun, makarecover? Kasi we know naman the culture of the team. Talagang palaba, may winning culture. And I know that you guys don't like losing. So, paano kayo nag-bounce back? Ano yung mga conscious efforts? One thing na ginagawa namin every after loss is nagko-communicate talaga. As in, the next day of training. Actually, after game na natalo kami, hindi kami pinag-uusapan kung bakit kami natalo agad. Mag-rest muna, recover your mind, your body, your soul, your spirit, your emotions. And then the next day, kapag okay na lahat, okay na yun na, doon na namin pag-usapan kung ano nangyari. Mm-hmm. And I think mostly naman na lapses namin, it's yung personal errors namin. So yun, doon kami nagsa-self overload, ganyan. Alam naman namin, sarina namin kung ano yung pagkukulang namin. And yun yung mga pinupunan namin the next day training. And yun, thankfully, so far, natatranslate naman namin yung mga in-overload namin sa game. Mm-hmm. Hoy, eto pala, bago ko makalimutan, gusto ko lang talagang ibida na, kasi hindi tayo nakapag-usap eh after last year. So, si Celine, actually si Gemma din, very love talaga nilang creamline. So, siguro, for your fans, i-share mo din, ano ba yung mga reasons kung bakit nag-stay ka sa creamline? Kasi gusto ko talagang iabang na si Celine ay probably the most recruited player of 2022. So, proud talaga ako, te. Kasi talaga, lahat talaga ng teams, ganun ka taas na level. And nakaka-proud siya. Nakaka-proud siya pag malaki kasi imagine, ang daming mga middle
middle sa Pilipinas, may iba mas matangkad sa kanya, diba? Sila Del Palomata and everything. Pero everyone really agree na yung ginagawa mo ngayon sa PVL, ikaw lang yung nakakagawa noon, mga pa-zero tempo nyo na kahit walang receive yahabol. Actually, hindi lang si Ced. Si Ced at saka si Gia lang ang nakakagawa noon at this point, ah. Kasi siguro may ibang teams na tinitrain nila yon, pero they don't really get to do it in games. And successfully, ang na-witness natin ay ito nga si Ced at saka si Gia. So, ano yung pinaka nakapagpa-stay sa'yo sa Cream? Ako, alam ko na. Pero just in case your fans are wondering, ano yung pinaka-love mo sa Creamline na nagpa-stay sa'yo? Sabihin ko pa lang sa'yo, alam mo naman. Siyempre, may mga marites dito, 1,000 plus. So, parang sa kanila, sabi ko nga, alam mo kung kami lang, pwede naman mag-chat-chat na lang kami. Eh, di ba, ang dami yung marites, kaya kami lang dito. Hindi pwedeng libre lang yung mga ganito. Oo nga. Uy, be. Oh, 200K daw. Hindi ako nagsabi niya na. Hindi na. Kakabalik lang namin dalawa ni Ate May. Oo nga. Hindi. Nafi-feel mo welcome tayo dito. Parang hindi, no? Parang okay, ginagatasan lang nila tayo ng screen record. Pero hindi nila tayo mahal. Hoy! Kaya niya yun imalakan niyang, be. Isang bagsakan niya yan. At saka birthday ni Celine, oh. Magsistream sa lubong ka ba? Diba hindi? Hindi niya kaya kasi papagalitan siya. Nakita niya na magalit si Alisa Valdez. Oy, o, diba? Hindi niya kung oh, si Ced siguro nakita niya na kami hindi pa at ayaw namin makita. So, pauwiin natin ng maaga to si Celine. Paano ba mag-support? Walang pang drop kasi. Sis, 99 pesos lang. Kaya mo yan. Kumu.live/coins. Sige na. 200 daw, oh. What if i-group work na natin to? 50 people lang ang magpupulang kabayo, oh. Wala, Ced. Di na nila tayo, oh. Masyadong mahal dito. Ah! Thank you so much, po! Konti na lang. Thank you so much. Konti na lang po, guys. Mga apat na ganun na lang po. Mga apat na diamond shower. Mm-mm. Alam mo, dami ko ngang namimiss na virtual gifts dito. Alos wala na kasi talaga akong makita, ha? Anong favorite mo, te? Syempre, diwata. Pero parang mauna pang mamuti yung ano ko, yung buhok ko kaysa makakita tayo ng diwata. Ayaw nandito mo. Si Gemma, we. Maniwala ko sa inyo. Ay, hindi yun totoo. Tulog na sa Ate Gemma. Mm-hmm. Wait, guys. Konti na lang. Apat na lang na diamond shower. Tatlo na lang. Fallen Angel, thank you so much. Super Iron and Bristol. Oh, kunti na. What if Chocolate Hills? Hindi ko na nakikita yan. Chocolate Hills. Guys, let's go. Thank you, JD. Oo, madami-dami pa to. Wala pa tayo sa life at saka sa love. Ah, babing! Thank you so much. Okay. So, 200 na. And as promised, Ceddy, ano ang pinaka-love mo na nag... Eto na lang, mas maganda. Sino ang pinaka-love mo na nagpa-stay sa'yo sa Creamline? Hulaan nyo, guys. Biglang pinaka-love. Sayang 200 kay B. Sila din pala sasagot. Charot. Yung face. Ah! Bye, guys. Bye. Okay, tapos na po ang Valley Tambay. Ceddy, let's go. Baba na, be. Baba. Thank you. Be, tama niya. Estikunin mo na yung buhay ko. Oh my God, baba lang. Hoy, pinapawisan ako. Oh my God. Oh my. Girl. Pinapawisan ako, be. Tapos ba tayo dito? Gago, basan. Oh! Oh my gosh, thank you so much, WST. Thank you po. Grabe. Ay, because 1.9 million na. Ha? Oo. Namatay. Patay na. Uy, teka lang, tayo na ng hina. WST, teka lang. Grabe. Feeling ko kaya ni Bading to. Ay! Nang budol. Teka lang, shoot. Pinawisan ako. Laks natin aircon. Grabe pala to si... Wait lang, imagine, Celine, every stream, ginaganyan kanya ni WS. Paano ka nabubuhay?
So, dapat may pang BP pala palagi. Pag, uy, ito na. Regular guest ko na to. Yun ang mga regular guest. Mas ko pinawisan ako. Okay. Happy birthday daw. Birthday. Mukhang si WS yung mananalo ng signed shirt ni CED. Signed with ano, with dedication. Diyos ko, naloka ako. Asa na nga tayo? Wala nang i-reveal. Yung i-reveal! Ito kasi binaril kami ni ano eh, WST. Wait lang daw si Ate Kat, kumuha ng laundry. So pagbalik okay. Bakit nag-showed out ng mga person? Ah, sino to? Thank you so much. Po! Oh my God! Wait lang! What's happening? Oh my God! Wow. I think I'm experiencing stroke. Wait lang. Okay, okay. Okay. Nawala yung host. Hindi, reveal na natin kasi 200k lang yung request mo, naging 2M na. Ah! Itang na! Anong nangyari? Teko lang! Tangi na birthday ko ba? Parang may booking si Seth bukas. Feeling ko may mabubuka ko bukas. Tain, wait lang. Mahal pa pala nila tayo. Sige. Patawad. Nagkamali kami. Nagkamali kami. Oh my God. Wait lang, parang na-stroke na. Ano, i-reveal ba namin? Parang sila yung ayaw makaalam eh. Kasi pag i-reveal niya, pinipigilan. Ano ba? Ano na? Game na ba? Game na ba? Kami ahabol pa po. Eto na. Sasabihin na. Alam mo, kala mo 12 o'clock na. Parang... Tangina, ano nangyayari, bes? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Thank you so much. Grabe. Gago ba? Wala na. Wala na. 3M na to. Konti na lang. B! Oh my God! Grabe, ilan na yun? Gago, 3. Sino si I'm not them but yours? Te, parang kakagawa nilang ng account. Diyos ko. Mahirap palang sabayan to ng comeback si... Si Selena kakakarjack? Higagi, basang basa na yung kinigili ko. Malala. Ano ba? Ipat ako ng team kasi other system, bagong setter, bagong connection na naman nabubuo. And ang hirap kaya ma-first six sa cream lang. Oo nga, so parang ano talaga, tinrabaho niya talaga yon. Talagang... Parang bigla lang yung sumabog sa dibdib mo, sis. Parang... Ilang years niya pinaghirapan yun? Bigla kasing nag-throwback sa isip ko yung years na, ano, after game, iyak. Uyak ako pag mag-uwi kasi hindi ako napasok. Yung ganyan na feeling ko I could have done that. Hindi, pero mahirap kasi maging part ng all-star team kasi lahat sila doon may pangalan na even their second stringers. Like, even sila Ate Ro. Don't forget to like, comment, share, and subscribe on my YouTube channel and click the notification bell. Thanks for watching.